Hello love, it's your girl Mariam and welcome back to my YouTube channel again. Finally, I can say, finally, I'm back with the fresh memories and everything. As you can see, ang daming nabago. It's been a year now and this is life update vlog. Bago ako magsimula ulit dito sa YouTube channel ko, kukwentuhan ko muna kayo, but I know this video is not enough, so maybe you have part 1, part 2. So for those interested to know what happened, life update about my career, love life, business, and my job and everything, just keep on watching! Okay, so sa mga first video ko, as you can see, abroad ako. So, nandito ako ngayon sa Dubai, United Arab Emirates. So, alam ng lahat na meron akong business. Doon tayo nakilala, which is yung pagiging ukay-ukay suppliers. And yes, I had to admit it na gin-live up ko yun. Alam nyo, may mga times talaga na yung natutunan ko ngayon as 25 years old na ako, ang ganda nung career ko sa business na yun, pero gin-live up ko. Meron talagang mga bagay na kailangan mong sinusurrender kay God or gin-give up. Kasi naniniwala ako na if may nagsarang door, may mag-open na bago. To be honest, ayoko talaga siyang isara. But me and my partner and my family, we had to let it go. Even ang ganda ng flow ng business ko, alam na lang lahat yan. Pero meron nga kasi akong gustong i-fulfill sa sarili ko na as someone as millennials, gusto kong matry mag-abroad at makapagtrabaho din. Kasi ever since nga, nag-graduate ako during 2021 pandemic, hindi ko na-try mag-work sa Pilipinas. As in, talagang rekta talaga. So, business agad. So, parang ang bilis ng pangyayari. Kaya, yun, na-overwhelmed din ako. Pero yun yung isang mga hindi ko pinagsisihan na naranasan ko yun. Kasi na-develop yung marketing strategies ko. At until now, is andito pa rin siya. Yung pagiging marketing, yung pagmamarket ko, yung husay ko sa pagmamarket. But anyway, ayun, gin-give up ko siya. Pero up to now, ay sobrang dami ko pa rin natatanggap na overflowing support, questions about it. But, you know, kahit nasa abroad ako, palagi akong nakatutok sa mga groups about ukay. And then, nagsisearch, nagbabantay lang ako. Alam mo yun, para if ever na may time ako mag-vlog, I can share it to all of you kahit na hindi na ako nag-uukay. Kasi based on my experience, since 2017, nag-uukay na ako. So, kahit hindi na ako nag-uukay or nagsusupply, you know, I have lots of contacts about ukay. So, yes, sisiguraduhin ko na makakasingit-singit din tayo ng ibang mga updates. Lalo ng dami updates sa Shopee, TikTok, and everything, right? So, yeah. So, after that, so, ginibab ko yung career ko na yun. Nagpunta ako sa UAE. So, I'm now here in Dubai, UAE. Actually, 1 year na. Sobrang bilis, diba? Tapos, kasagsagan nung pagpunta ko sa Dubai, UAE, namayagpag din yung page ko, which is Maria in Dubai. But apparently, it goes track down. Tapos ito, ayan, sobrang saya ko niyan kasi naabot ko na yung, nag-monetize na yung Facebook ko na yan. Umabot ng 1 million reach and lahat na quota na. And nakikita ko may mga naiipon na ako doon na kita, naka-dollar siya. Tapos ang nangyari, bigla na lang siyang suddenly nawala yung dalawang page ko. So, 1 year na, or ilang months na, 6 months, 7 months, hanggang ngayon hindi ko pa rin siya nare-recover, but I'm still trying to recover it. Palagi ako nag-a-appeal sa Facebook, but I don't know why. So, yun yung isang nagpa-down sa akin. So, gin-give up ko yung business. So, actually, hindi lang naman yun yung negosyo ko. May business pa akong mga perfume nung kasagsagan ng nandito ako sa UAE dahil nga sobrang nagtitrend yung mga videos ko about Dubai, about business. But yun, nawala siya. So, nalungkot talaga ako. I'm so depressed. Up to, nag-resign pa naman ako sa work nun kasi gusto kong i-prioritize yung pag-vlog dito sa UAE. So, ayun, hindi ko in-expect na isang iglap, bugsh, nawala lahat talaga siya. And then, months or year na now, 1 year and 1 month na ako, or 2 months, sorry, sa Dubai. Sobrang dami kong naging lesson. Ang hirap pala talagang malayo sa pamilya. Yun yung una.
ang hirap maging independent. Okay maging independent kung nasa country mo ikaw, kung nasa Pinas ka. Pero independent abroad, grabe, sobrang hirap. Ikaw lang yung nakakalutas ng problema mo. Ikaw lang yung nakakaalam ng nangyayari sa'yo. Kasi ayaw mo nang ipaalam sa mga magulang, sa pamilya mo, yung nangyayari sa'yo para hindi sila mag-alala. Yun yung mga pinagdaanan ko. But good thing is kahit pa paano naka-recover na ako. And pasensya na sa lahat ng gustong bumili ng mga ukay sa akin pero wala na kayong ma-reach out dahil nga black or hindi ko na ma-recover yung account ko. But I'm praying na if ever wala na talaga, kasi ano pa, ongoing pa yung case, yung processing sa Facebook. If ever may result na talaga siya, for good na talaga, hindi na mababalik, gagawa tayo ng bagong accounts. And nakalagay dyan sa description yung TikTok and Instagram ko. Follow nyo ako doon. Kasi may mga pending pa tayong mga nanalo dun sa giveaways natin. Please, do reach out me. Send na lang din kayo ng proof dun sa aking Instagram para ma-accommodate ko kayo. Please, talk to me sa Instagram. Please, message nyo ako, follow nyo ako dun para makapag-usap tayo. And yung mga may tanong, pwede tayong mag-comment dyan about ukay, pwede din kayong mag-comment. But anyway, yun yung mga natutunan ko sa life. Pero naniniwala talaga ako na pag meron talagang nagsasarang door, may nagbubukas. Ngayon, hindi ko pa ma-share sa inyo yung job ko or dito sa Dubai. So, soon, gagawa tayo. So, sana supportahan nyo pa rin ako kahit mag-iba-iba na yung content ko. Follow nyo ako sa Instagram and TikTok. And I hope, pag-pray nyo din na maayos na yung Facebook ko, pag-pray nyo para magpatuloy ulit tayo. I know, alam mo kasi yung isang pagkakamali, hindi yan yung sukatan para ma-down mo yung sarili mo. Kasi a lot of people make mistakes, diba? It's up to you if you want to make it up and bumangon ka. Yun talaga yung natutunan ko. And yeah, malaki talaga yung pinayat ko. As you can see sa last upload ko, malaki talaga yung pinayat ko. See now, ayan. Tapos, ayan, malaki talaga yung pinayat ko. Soon, isashare ko sa inyo yung career ko ngayon, yung work ko. Pero yun lang, gusto ko lang mapaabot sa mga followers ko from Facebook before, TikTok, Instagram, and dito sa YouTube na I'm back. Thank you so much. Nababasa ko lahat ng comment nyo. Alam nyo yung mga positive comments nyo sa YouTube, yung pagpapasalamat nyo sa akin dahil marami kayo nakukuha ng tips. Sobrang naging daan yun para bumangon ulit ako na sabihin ko na, hindi ako titigil kahit nawala yung Facebook ko, kahit hindi na yung iba na yung content ko ngayon sa YouTube, magbablog pa rin ako kasi may naniniwala pa rin sa akin. Grabe. Yun talaga, sobrang tumating talaga ako sa depression. Alam nyo ba? Pakita ko yung ilang mga clips ko, yung mga pictures ko, yung pinagdaanan kong depression. Hindi talaga siya biro, lalo isa ako dito sa abroad. Talagang nagkakapasa ako kasi anemic ako, low blood. Ayan, may sakit ako sa dugo. So, nagpa-triggered yun, hindi ako nakakatulog sa gabi. Minsan ang tulog ko parang 5 a.m. na, tapos 4 hours lang tulog. Nag-iisip kung paano ko may stretch ulit, magsisimula ulit. Pakita ko dyan, yan yung mga pasa ko. May times na nung hospital ako, nung dito sa Dubai, yung pinakamahirap nung na-hospital ako, nag-collapse daw ako sa work. And then, na-hospital ako, ang laki ng bill noon, parang hindi ka na-admit one day lang yon. Hindi ka na-confine ng matagal, parang umabot na ng 40,000. Can you imagine that? Hindi ko alam kung saan ko hahagilapin yun kasi fresh ako sa Dubai UAE. Bigla ako na-hospital. So, buti may insurance ako doon sa company. So, na-lessen yung binayaran ko. What else? Ayan, diba? Grabe. Nagkaka-nosebleed ako. Hindi ko alam. But, alhamdulillah, kasi okay na siya ngayon. Nagre-recover pa rin naman. But, yun lang naman. Gusto ko lang i-share sa inyo para at least you know everything. So, yun guys. So, wala na akong means of communication ngayon sa Facebook ko. Kaya sa lahat ng may mga pens, links pa, please do message me on Instagram and reach me out. I want to take this opportunity. Sana mapanood ninyo. Privately, mag-PM kayo sa akin. Mga musta, ayan. Yun talaga yun.
And thank you so much po sa lahat. Sana supportahan niyo pa rin ako. Pakita niyo yung support by subscribing, like, and comment din kayo dito. Grabe, na-miss ko talaga humarap sa camera. Nagbago tayo ng name, Mariam na, imbes na Maria. Because I also converted in Islam or reverted in Islam religion. So, yes, I'm Muslima now. And thank God or Alhamdulillah, we call it. So, yun. Marami pa akong gustong ikwento, but this is the part 1 first, but marami pa akong gusto ikwento. So, yun lang naman, love. Gusto ko lang kayong i-update. Hindi ako masyadong makapag-ingay compared sa dating That's Mariam kasi may kapitbahay tayo. So, that is all for today's vlog. Thank you so much for watching. Don't forget to like this video and subscribe on my YouTube channel. See you on my next vlog.